sa rice? Sa mga inusal? Sa mga Tokyo? Sa karinderya o sa turo-turo? Ang tanong, lang ubos mo ba? Rice is the staple food of over half the world's population. It is the predominant dietary energy source for 17 countries in the Asia and the Pacific, 9 countries in North and South America, and 8 countries in Africa. Rice provides 20% of the world's dietary energy supply, while wheat supplies 19% and maize 5%. Since a large portion of maize crops are grown for the purposes of other than human consumption, rice is the most important grain with regard to human nutrition and caloric intake, providing more than 1/5 of the calories consumed worldwide by the human species. World trade figures are very different to those for production, as only 5 to 6% of rice produced is traded internationally. In economic terms, the global rice trade was a small fraction of 1% of world mercantile trade. Many countries consider rice as a strategic food staple, and various governments subject its trade to a wide range of controls and interventions. In the last centuries, Philippines became the top rice-producing country of the whole Asia. Our country became independent of all the countries in the whole Southeast, producing our economy into a state of bliss after the war ended in 1888. No rice shortages were rampant, no outsurge of any of the amenities were involved. This was a certain economic freedom that the country has declined into a certain consideration. Ating maalala na sa ating kasaysayan, ang mga Pilipinong dalubhasa sa agrikultura ang siyang nagpalaganap ng kalaman sa pagsasaka sa Myanmar, Malaysia, Thailand at iba pang karatig bansa gaya ng Germany. Nakakatuwa na lamang na sa panahong ito, ang lahing nagturo sa mga dayuhan ng kalaman sa pagsasaka ay umaangkat ng bigas sa manasabing bansa. Nakakapagtaka na sa paglipas ng panahon, ang produksyon ng bigas ay bumababa. Ayon sa istatistika, ang karaniwang aning na magsasaka ay umaabot sa 30 sako ng bigas kada aning. Ang datos na ito ay hango noong 1899. Sa mga panahong iyon, malimit o halos hindi na gumagamit ng mga magsasaka ng mga abono o pataba. Came into more scientific approach, it also brought the farmers into a state of dependence to commercial fertilizers, which rapidly increased the threshold of yield every cropping season. That was then when they realized that the soil that they used became more and more polluted due to fertilizers that they used in their lands. According to the International Rice Research Institute, study shows that from the first ages of Philippine farming, research suggests that the yielded crops today are not of that quality compared to the products before. Today, the rice crop has a very significant size than its first yields, which bear more volume than today. Sa paglipas ng panahon, ang naging katuwang ng ating mga magsasaka na abono o commercial fertilizer ay siya rin nagiging mitya ng pagbaba ng produksyon at pagkasira ng produksyon ng bigas at palay dito sa ating bansa. Isang malaking problema na kailangan nating solusyonan
bilang mga inhinyero ng kasalukuyan. Kaya sa bawat kanin yung isusubo, isipin mo muna kung saan ba nanggaling ito. O kung saan haantong ang mundo na wala ang mga mahalagang budi na ito. Na pala yung tatanam nyo, bakit maize? May naya yung mga pala, malagi tatat ka sa tao sa terektar yung maize. Malagi tatat ka sa tao sa terektar. So, buli mo sabihan, mas maragu ka pa nakakatan kayang maize kaysa kayang pala? Okay. Pero ang saan mas maragul gagamitan na abon? Yung pala o yung maize? Yung maize. Yung maragul ka ka na abon kayang maize, nakaw ka pa nakakatan. So, yung buli mo sabihin, mas maragul ito. Maragul ka ka diyan. Mas maragul ka ka niyang kiyang mais. Ang nakalabon, nakalabana kita ngayon ay. The downgraded performance of the Philippine crops is the establishment of different commercial sites in the bases of the rice fields. The state, on the term of Marcos, devised a strategy of keeping every single farmland intact as agricultural land as it is throughout the ages. It is through passing ordinance by then called Ministry of Agriculture. But due to the end of the dictatorship and Cory Aquino assumed the highest hierarchy of the state, every mark of political figure of her predecessor was cancelled, abdicated, and disbanded to procure any legal mishap. With this, the Aquino administration allowed the usage of farmlands to be site for constructions and residential houses. The production of crops almost affects 30% of the export, and it almost considered itself dependent to imported rice. The industry of farming became one of the most controversial industries of all because of the sudden downfall of its original name. Sa bawat kaling ating makikita, niwala halos tayong maaninag na lupa, niwalang bakas ng putik ang bakuran dahil lahat ay konkreto na. Katanggap-tanggap ito sa syudad, ngunit nakakawalang bahala sa mga probinsyang bigas ang inaani ganit na rin ang nagiging sitwasyon. Paunti ng paunti ang mga lupang tatamnan ng palay na dapat sana'y pupuno sa ating kailangan. Maaring hindi natin makita ang kahalagahan nito sa maliit na perspektibo. Hayaan mong ihalin tulad ito sa ganitong paraan. Kung sa bawat pagsibol ng panahon ay padagdag ng padagdag ang mga infrastrukturang pangkomersyo, gayon naman ang pagbawas ng pagbawas ng mga lupang taniman. Kung walang lupang taniman, walang matatamnan ang mga magsasaka. Walang aning ibebenta. Magiging mahal ang mga bilihin. At dahil dito'y maaring mamatay naman sa gutom ang ating lahi dahil sa kawalan ng makain dulot ng mahal na presyo. Napag-isipan mo na ba ang mga bagay na ito? Malamang hindi pa. Mula ngayon, subukan mong isaalang-alang ang bawat butil na iyong isusubot. Hindi natin alam baka yan na ang huling butil na iyong kakainin. Kung magpapatuloy ang ganitong sistema ng pagtrato sa ating kalikasan. Bilang mga developers at builders, sa atin nakasalalay ang hinaharap ng ating lahi. Kaya, pag-isipan mo. Mag-extra rice ka pa ba?
nauubos mo ba? Samangitan! Saan? Option. Bakit? Bakit Tokyo? Yeah.